So, ayan mga boss, Toyota commuter. Kakabitan ko siya ng Negasonic Roots. Ayan, bali, kinalas ko na muna yung grills niya at yung headlight kaliwa. Ayan, bali, ito yung stock niyang busina. So, paano ko ikakabit yan, tuturo ko sa inyo. So, nag-abang na rin ako dyan nung ano, nung kuryente para sa busina, yung rekta sa battery. So, relay na lang ang ilalagay ko dyan, tapos ay kakamada ko dito yung busina. So, dito, pagkakinalas nyo ito, may makikita kayong tornilyuhan. So, yung isa natin busina, dito ko na ilalagay yan. Okay? Yan. Tapos, yung isa, may kakalasin lang tayong stock. Ito. Itong isang ito. Kakalasin na natin yan. Tapos, ay ilalagay natin doon sa katabi. Or, ipu-pull out na natin. Yan. Bahala na, titingnan ko kung saan ko pwedeng ilagay itong datihan para nandiyan pa rin siya. So, ayun. I-ano ko na muna. Pu-pull out ko na muna ito. Tapos ay ikakamada ko na yung bago natin businang ikakabit. Okay. So, ayan mga boss. Nakalas ko na itong ating businang isa. Tapos ang ginawa ko dyan, dito ko na lang nilagay doon sa kalapit ng busina. Sa likuran naman siya. Yan. Diyan ko na lang nilagay. Nilagyan ko siya ng another nut para just in case na ibabalik natin sa stock. Plug and play lang ulit tayo. Yan. Dagdagan niyo lang ng nut. Yan. Okay. Tapos dito, kumuha lang ako ng tornilyo na mahaba. Ayan, mga dos na tornilyo. Tapos ang gagawin nyo dyan, ganito lang. I-tornilyo nyo siya mahaba. Yung mahaba na yan, isagad nyo. Ayan. Kailangan isagad nyo yan dito. Yan. Pagka naisagad nyo na, syempre, dapat kailangan nyong higpitan. Yan. Tapos, pagka nahigpitan nyo na, kumuha ulit kayo ng another nut na 12, isagad nyo, ihigpit nyo yan. Pagkahigpit nya, ganyan. Yan, para naka-lock nut na siya. So, ayun. Ganyan lang muna. So, ayan, bagay nahigpitan nyo na yan. Pag nahigpitan nyo na yan, kuha ulit kayo ng another nut na 12. Ayan. Kailangan salpakan nyo na muna yan. Pero huwag nyo ihigpit, huwag nyo isasagad. Ayan. Ayan, ganyan lang yung kalahati. Ayan. Papakita ko sa inyo kung paano. Tapos, washer. Ayan. Pagka-tornilyo nyo, dos, mahaba, sagad nyo. Tapos nut, ilalak nyo dito. Tapos another nut, kalahati, tapos washer. Ganyan lang, style nyan. Tapos yun, ikakana ko na muna to. Yung mga busina natin. Nakahinang na rin yan mga boss. Ayan. Kailangan dapat nakahinang. Ayan. Okay. Ayan. Kakabit ko na muna dito. Tapos isasabit ko na to. Okay. So, ayan mga boss, ganito ang ginawa kong forma. Yan. Yung tornilyohan dito, so, gis lang yan na tornilyo. So, yung mahaba ang ginamit ko, pero naglagay na ako ng spacer na nut na 12, tapos washer. Pero kung makakakuha kayo ng tama lang ang igsi, pwede na rin yun, para hindi na kayo maglagay ng washer na ganyan. Ang nakuha ko kasi ay yung mahaba, eh, dinilagyan ko na lang ng spacer. So, dito naman sa pinagtanggalan ko ng stock na busina. So, yung dos na tornilyo natin, ganyan. Tapos ay naglagay ako ng lock nut. Tapos nut uli, washer. Tapos ay kasunod washer. Tapos ay nut ulit na 12. So, ganyan yan. Tapos yung allowance niya dito, kita nyo naman. Eh. Sakto-sakto lang. Medyo tabingi lang pagkakakamada, pero okay na yan. Tapos yan yung play nyo.
walang kasabit-sabit. Basta kakalasin nyo lang yung grills at saka itong headlight dito. So hindi ko na napakita sa inyo yung pagkakalas ng headlight. Gawa ng ito yung kinakabitan ko ng central lock alarm eh. Marami akong kinakabit dito. Dito sa high-ace commuter na ito. Dali yan. Bali dito lang tayo sa video na ito yung pagkakabit ng busina na Megasonic Roots. So yan, dito naman sa relay. So nag-abang na ako dito. Yung dalawang wire natin, yan, nakahinang yan. Bali, papunta dito, tapos pag ganyan, yan, nakahinang yan. Yung isa nating wire, nilagyan ko na lang para tandaan yan. May balot na tape, tsaka itong isa'y wala. So ito, 87 yan. So 87 yan. Ito yung 30. Yan, ito yung 30. Yan yung nakatayo na paa. Ito nakabalagbag. So yan. Ito yung 87 para doon sa isa. Tapos 85. Yan, ground. Yan. Tapos yung 86, ito yung isang ito. Iniabay ko na yan, inabang ko na yan dito. Ito yung itatap ko doon sa original na socket niya. Yan, dito. Doon sa hinugot kong socket, doon sa busina dito. Tapos syempre yung 30, ito yung rekta sa battery, ito na ngayon yung abang. Meron na yan doon sa battery. Papakita ko na lang sa inyo mamaya. So yan, ikakamada ko na muna ito. Tapos dito ko na yan ilalagay. Yan. Dito. Yan. Dito sa wire na ito. Itong abay na ito. Okay. Ipipix ko na muna, ikakamada ko na muna dun sa original socket ng busina, tapos ito sa battery. Ipipix ko na muna. So ganyan lang ang pwesto niya. Kahit di na kayo mag-bracket dyan. Okay? Ayun, okay na yan. Okay? So ayun mga boss, tapos na yung aking installation ng Megasonic Roots. Yan. Bali, ganyan lang setup niyan. So, naikabit ko na rin yung switch natin. Yung galing sa original ng busina. Naitap ko na rin yan sa ilalim. So, ayan. Ganyan lang yon. Yung stock na busina natin, hindi ko na tinanggal yon. Pinagtabi ko lang yung dalawa. Tapos, ayan na yung relay natin. Hindi ako na nilagay yan. Tapos, yung ground. Tapos, ito na yung mga sa HID at paglight. Ayan, sa paglight yan. Tapos dito na rin kinap yung sa busina, yung abang ko na wire, yung kuryente. So ayan, dito naman sa loob, yung ating abang sa battery. So dito naman sa abang na battery natin, nung nilinya ko yung camera natin dyan, naglagay na rin ako ng, nag-abay na rin ako ng tatlong wire para dito sa battery. So ito na yun. Nilagyan ko na rin ng label. So yung sa horn natin sa Megasonic Roots, ayan, 30 amperes na ginawa ko diyan. Tapos yan ang fuse. Tapos ito yung sa headlight, HID. Tapos ito yung sa paglight. Nilagyan ko na yan ng abang kasi nilagyan ko na rin naman ito ng ng paglight, retrofit, ilalagay ko na rin yan. So testing naman. Ayun, diyan ko na nilagay yon. Titestingin ko muna. Okay, testing muna. Okay. Isa pa. Okay na yan. So, ayun. Ayan yung tulog niya. Okay. Takas ano? Toyota Commuter. Megasonic Roots Installation.